kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa bawat kasunduan nating mapapasok ay dapat na seryosohin natin ito at panindigan. Siguraduhin, hindi tayo manlalamang sa ating kapwa dahil baka ito pa ang maging sanhi ng ating kapahamakan, ang hindi pagsunod sa kanilang naging kasunduan, ang siyang naging mitsa para maranasan ng babaeng nagngangalang Jelly ng Escalante City sa Negros, ang karumaldumal at nakakapanindig balahibong uri ng pagkatodas. Kulang-kulang 12 taong inalagaan ng lalaking nagngangalang Randy Maniego ang kalabaw na pagmamayari ni Jelly. Mayroon umano silang kasunduan noon na babayaran siya sa kanyang ginagawang pag-aalaga sa nasabing kalabaw. Pero laking panghihinayang at dismaya ni Randy nang kinuha sa kanya ni Jelly ang kalabaw na kanyang inaalagaan sa loob ng 12 taon at binigyan lamang ito ng kakapiranggot na kabayaran na umabot lamang sa 2,000 piso. 10,000 piso sana umano ang hiningi ni Randy bilang kabayaran sa kanyang pag-aalaga sa matagal na panahon. Pero umalma umano si Jelly kung kaya't binabaan ni Randy ang singil at ginawa niya na lang na 5,000 piso. Pero hindi pa rin sang-ayon si Jelly dito hanggang sa binigyan na lamang ito ng 2,000 piso. Tinanggap naman ito ni Randy. Pero ang hindi alam ni Jelly na naghihimutok pala ang kaloob-looban nito dahil sa kakapiranggot na kabayaran na kanyang natanggap matapos ang hirap ng mahigit isang dekadang pag-aalaga niya sa kalabaw. Gabi, bago mangyari ang krimen, ay lumuhod sa napakainit na mga baga si Randy para umano humingi ng kapatawaran sa Diyos sa kanyang binabalak gawin kay Jelly dahil umano sa napakasama ng ugali nito. Kinabukasan, 7:00 PM, nang magkasalubong sila Randy at Jelly kasama ang pamangkin nitong nagngangalang Bernaline sa isang palengke. Nang walang ano-ano'y, kaagad na hinugot ni Randy ang bolong nakatali sa kanyang baywang at kaagad na hinataw si Bernaline na pamangkin ni Jelly. Tanggal kaagad ang 3 daliri at nasugatan pa ito sa kanyang tiyan. Pero sa kabutihang palad ay nakatakbo pa ito papalayo. Kaagad na nilingon ni Randy si Jelly at nakitang papalayo na rin ito kung kaya't kaagad niyang hinabol ito. Dahil siguro sa may kaidara na si Jelly na 58 taong gulang kung kaya't hindi nito nakayanang tumakbo ng mabilis. Ang masama pa ay nadapa pa ito kung kaya't kaagad siyang naabutan sa katubuhan ng 35 taong gulang na tulerong-tulero na si Randy at kaagad niya itong hinataw ng bolo sa leeg. Hindi ito tinigilan ni Randy hanggat sa hindi humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang mga tao sa palengke nang kanilang makita si Randy na naglalakad hawak ang ulo ni Jelly. Kaagad silang tumawag ng pulis at kanilang natuntun si Randy sa loob ng sementeryo kung saan niya ipinatong sa malaking krus ang ulo ni Jelly. Hindi na kumasa pa si Randy nang arestuhin ng mga alagad ng batas. Nang siya'y interbyuhin, ay sinabi niyang hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa dahil umano sa napakasama ng ugali ni Jelly. Kaya ngayon sila raw ay patas na. Ayon umano sa pamilya ni Randy, siya raw ay dumaranas ng depresyon at hindi raw tama ang takbo ng pag-iisip nito. Pero ayon sa mga alagad ng batas, tanging ang korte lamang ang makakapagdesisyon kung talaga nga bang may tama sa pag-iisip si Randy. Kahit sa maliit lamang na halaga ng pera ay maaari kang matodas kapag hindi mo nasunod ang anumang kasunduan at patagong magkikimkim ng galit ang tao sa'yo. Kaya nararapat lamang na palagi kang maging patas para hindi ka posibleng matodas. Ikaw, nanggugulang ka ba ng iyong kapwa? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.